Kasi binili lang namin ng gandali ng madaling araw. Wala pong 500 hanggang sa pila namin. Pag kayo nangahaba pa ng pila, nasa 500 na rin pumapasok. Ibig sabihin may mga pinapasingin sila. Saka dapat sa monitor nila yung kung hanggang saan lang yung 500 para pinauwi na lang. Kasi yung iba may mga pasok pa eh. May mga trabaho pa eh. Lang yung istorbo nilang oras eh. Nakatayin sa pagpayag sa Voter with the Trust na lika sa 2 Marangay Singkang Airport. Sa certificate of candidacy sa aton mga provincial candidate.
ang kabahan sa pagpahayag niya, Don ni Maria Fatima, parang provincial director sa Comelec Negro Occidental. Pedro Garaman sa provincial director sa Comisyon ng Eleksyon sa Comelec Negro Occidental. Kung nagawalat sila, kung magpanaog na sa bahayang sa resolusyon ng National Comelec Office, patuloy naman sa extension sa Comelec Voters Registration. May kakadumduman ka. Kapanan sa third and final reading, dito sa Senado, ang Bill number 2408 na nagpalawig sa voters registration sa isa pakamulan kini ang napasa na sa Office of the President. Patag ni Attorney Maria Fatima Aspana na tumtumula pa sila sa resolusyon na nabaton magkapabiling nga po nga tumtum sa last 7 sa gabi sa September 30 ang registration. Ginapabay naman ni Aspana na maangpan sa mga nagaparesto ang sitwasyon sa COMELEC bagos sa COVID-19 pandemic kung sarin limitado lamang ang sarangila na ma-accommodate. Panugyan lang sa COMELEC Director na sundong din ang minimum health protocols na dinigit sa mga nagaparehestro. Sigurado. Tod no, da mo la helmet to. Arde adi ganing LTO. Authorized by the Attorney Maria Fatima Aspan, Provincial Director sa COMELEC Negro Occidental. Wala nagakonforme ang election officer sa Sudan sa Makolod sa pagpalawig ng voter registration sa Commission on Election of COMELEC sa isa pa kagulan. Madunduman niya nakasal na sa third and final reading sa Senado ang Senate Bill number 2408 na nagapalawig sa voter registration sa isa pa kagulan na giniya napasa na sa Office of the President. Kinpakibay naman ni Atty. Katrina Trinio Kanya na nagumpisa ang voter registration sa Tupang Bunyo 2019. Kagmadugay naman sila nga nagapanawagan sa pagparehento ang pangwala sa nagapagulong sa ila o pisina. Temporaryo naman ni Ninga nagpuntat kasunod sa pagpahidaran sa inang community quarantine o kung ECQ bangon sa COVID-19 apang ini ang nagbalik pa sa Hulyo 2020. Binakasubo ni Kanya nga ang masaminga ginapamangkot sa ilang o pisina among kunsan o magatakot ang voter registration apang wala agid sa nagapamangkot kunsan o magakumpisa. May kamtanan sa expenses ng voter registration sa isa pa kabulan. Patag sa election officer niya hindi inis pa 2 months ang Comelec Bacolod tumtum wala pa na aprobahan bilang buntos nga layi. Sunod diri kung hindi pa maaprobahan tuntun gihapon sa mga ini ang deadline niya sa September 30. Patag ni kanya nga santang gina-expend ang deadline ng voter registration madelay man ang filing kay preparasyon para sa election. Dugang pa sininga pagpagpalawig sa registration nagakabutang man sa risgo nga matapikan sa COVID-19 hindi lang ang Comelec employees kasubong man ang mga nagapare Pero, and then, approve in tulo, after the extension sa ngatong registration, they will speak to the September 30 na last day sa ngatong registration of vote. Samtang nag-extend ang registration nato, wala labot na madumi ang ngatong mga preparations for the elections and for the finding of the COC. Nag-pa-extend ba ng exposure sa ngatong mga empleyado sa COVID-19 and then sa personal of Comelec Bacolod, but also the registrants na nagatulad nila. Ang kabahan sa pagpahayag ng Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, samtang pakibahin naman sa Bacolod Election Officer.